Procedure on how to sew a skirt. For our step 1, sew all the darts. So, yung darts natin ay 4 nga sila. No? Kailangan natin silang tahiin muna. For our step 2, sew the back part and apply the zipper. From waistline, measure 7 inches downward. And from the hemline, measure 5 inches upward. Tapos yung allowance natin is 1 inch. And yung tatahiin lang is yung red na line. So kapag natahi na siya, i-open natin yung mga seams. Ayan, tapos ipin natin sila. And then after that, mag-attach na tayo ng zipper. So yan. Ganyan natin siya i-attach. Bago natin siya i-attach and tahiin, ipin muna natin siya para hindi siya mawala. Ako yung ginagawa ko sa pag-attach ko ng zipper, ina-hand stitch ko muna siya or yung tinatawag na hilbana para hindi talaga siya mawala. Kasi mahirapan tayo kapag nagtatahi tayo tapos may pins. Ayun. So, sa part na yan, inaalis ko na yung hand stitch na ginawa ko kanina. So, tapos na ang ating zipper. Ayan nga. And then, proceed na tayo sa step 3. Sa side seam na tayo. Okay? So, sa side seam natin, kailangan natin gamitan ng French seam. So, bakit kailangan French seam? Kasi wala tayong edging machine. Baka kapag pag hindi French seam yung ginamit natin, yung fabric natin, matatastas lang sila. Okay? Sa French seam, wrong side to wrong side. And yung allowance natin is 1/4. So, pagkatapos ng wrong side to wrong side, ibabaligtad natin. And magiging siyang right side to right side na nun. And yung allowance natin ay magiging 3/4. Step 4, nasa slit part na tayo. Ayan, so yung ginawa ko is, binaligtad ko lang yung sa may slit part. And nag-measure ako ng 1 1/2 allowance. Tapos, yun yung tinahi ko. Step 5 is sew the hemline, okay? Sa pag-sew ng hemline natin, first na gagawin natin is tahiin muna natin yung 1/2 inch allowance sa dulong part. Ipin muna natin siya para hindi siya mawala. Okay, so yung mga seams natin, palagi lang siyang nakaharap sa back part. Sa lahat ng seam, palagi silang nakaharap sa back part. So, sa dulong part natin siya ulit, tatahiin. Ayan, yung half allowance. Tapos, pag natahi na natin siya, i-fold na natin yung 1 inch allowance pa natin. Ayan, so, ipin mo na natin siya para hindi siya mawala. And para pantay-pantay siya. So, again, yung allowance natin dyan is 1 inch. So, yung seam, palagi siyang nakaharap sa back part. And then, start na tayo magtahi. Step 6, attach the waistband. So, pag-attach ng waistband, kailangan meron tayong excess na fabric dun sa may bandang zipper. And sa pag-attach ng waistband, right side to right side din siya. So, yung allowance natin dito is 1/2 inch siya. So, both zipper, kailangan meron siyang allowances. So, yan. Kapag tapos na natin tahiin, i-fold na natin yung ating waistband. And, start na tayo magtahi. Sa isang part ng waistband, may sobra tayong 1 inch. Yun yung adjustment natin. For example, kapag tumaba tayo, pwede natin i-adjust yung sa hook and eye natin. Yun yung purpose niya. So, pag natahi na siya, i-fold na natin yung waistband and i-close na natin siya by folding it sa allowance.
So, bago natin siya tahiin, pin muna natin siya para hindi tayo mahirapan. Ayan yung excess niya. So, dyan natin siya tatahiin. So, lastly, apply natin yung finishing touches. So, yung finishing touches ng skirt natin is pag-attach ng hook and eye. So, ganyan natin siya i-attach. Kailangan yung eye natin naka-align siya sa mismong zipper. Tapos, yung eye na, yung hook naman natin, dapat naka-align naman siya sa eye. Tapos, pag na-attach na rin sila, i-remove na natin yung mga excess threads sa skirt natin. Yung mga hindi pa natin naaalis na threads nung nagtatahi pa tayo. Pagkatapos nun, i-fit natin siya sa client natin, kung sino man yung tinake natin na body measurement. And after that, tapos na siya.